Magandang umaga po, Kuya Ruel. At para sa lahat ng mga nakikinig ng 98.5 OK FM, sa araw na ito, narito ang ating showbiz balita. Bakit ang mga bubuyog or stainless beads ay napakahalaga sa buhay ng mga tao sa mundo? Ang pangunahing na ituturing ng mga bubuyog ay nagpapa-under or nagbibigay ng serbisyo sa ecosystem. Tungkulin ng mga bubuyog or ng bees ay pollination, kaya napakahalaga ng mga bubuyog para sa mga halaman na nangangailangan upang magparami ng mga bunga tulad ng mga fruit-bearing trees, coconut, pili, at mga halamang gulay, herbal and spice plants upang ang mga bubuyog ay magbunga ng 60%. Kung hindi sila na-pollinate ay mawawala na sila. Kaya dapat nating isipin na kung ang mga bees ay tumitigil sa pollination ng mga prutas at gulay na pagkain natin ay mawawala na ng malaking kontribusyon sa nutrisyon sa buong mundo. 25 na species ng mga halaman na namumulaklak kung wala ng mga bubuyog at ang mga aktibidad sa agrikultura ay may posibilidad na mawala na. Hindi lamang ito nangangahulugan na pagbagsak ng agrikultura sa mundo. Ngunit milyong mga pamilya na ang mga trabaho ay nababawasan lamang ng kinikita. Kung ito ang dahilan kung bakit mabigyan ng solusyon sa mas madaling panahon na ma-imbalance ang katatagan ng ating ekonomiya sa mundo, salamat sa mga bubuyog at sa mga pananim na pinagkukunan ng mga kita at mga pagkain na kailangan natin sa araw-araw. Sabi ni Albert Einstein, kung mawawala mga bubuyog sa lupa, hindi na aabuti ng mga tao kung hindi na 4 na taon na wala na ang mga populasyon ng mga bubuyog. Hindi natupad ang pag-andar ng pollination. Lahat ng mga species ng mga hayop ay nakasalalay sa mga halaman. Kaya mga kaibigan, halina tayo at magsaliksik. Pag-aralan natin ang ating mga bees ay napakahalaga sa ating garden. Kaya halina at mag-aral tayo para sa beekeeping at ganun din po sa production. Ito po ay nandirito sa Camarines Norte. Ito po ang Beekeepers Association of Camarines Norte na patuloy nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng Camp Norte nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Cecil Sabala.